So yung magandang buhay mga kabahay all over the world. So hinahanap mo pa rin ba yung the one or yung magpapatibok sa puso mo? Bahay at lupa na mas malapit sa puso mo dito sa Amos Cavite. 3 bedrooms, 3 toilet and bath, complete amenities with swimming pool. Air condition yung clubhouse namin dito and covered pa yung basketball court para sa'yo. Tara, samahin mo kami. So ayan na nga mga kabahay. Siyempre before tayo mag-outsource, papakita muna namin sa'yo yung amenities bago tayo mag-outsource sa bahay. Again, ako si Randy Salvador. Of course, may wife, si Julian sa barangay po ang susi at tulay patungo sa pangarap niyong bahay. Tara na mga kabahay sa amenities. Yan. So resort type amenities nga yung i-offer natin dito para sabihin natin, baka sabihin nyo amenities ba yung binibenda natin? Hindi. Siyempre, ano bang hinahanap natin sa isang community? Siyempre, maganda yung amenities, di ba? Tara. Yan, kung makikita nyo, ayun yung admin office natin. Air condition yung clubhouse natin. Covered court yung basketball court natin dito. And napakaganda ng community, sobra. Complete finish turnover ng ating ino-offer natin dito sa Amos Cavite. So yun nga mga kabahay, syempre binibida nga namin yung amenities na to dito. So ino-offer natin project dito sa Amos Cavite. Ito ang ating air condition clubhouse na napakalaki. Na pwede natin gamitin during may events tayo dito as a homeowners. Kaya lang nakasarado. So hindi pa natin pinapasok kasi may inaayos pa tayo sa loob. Pupunta naman natin swimming pool. Then bago tayo pumunta sa swimming pool, ito naman yung ating covered court na napakaganda. Tara. Yan. Yan. So sino ba mga active lifestyle dyan or sabihin natin mga proactive like yung mga sports? Yung mga kabahay, sobrang ganda ng covered court natin, oh, di ba? Napakaganda. Tara, punta naman natin ngayon ating swimming pool. So yun mga kabahay, so ito naman yung ating amenities dito sa Hamilton Residences mga kabahay. So ayan, diba? Ito yung napagandang swimming pool natin dito. Pwede nga natin gamitin as a homeowners, diba mga kabahay? Sobrang sulit. Sulit na, complete ka pa yan. Complete amenities ka pa dito mga kabahay. Ang condition pa yung clubhouse natin. Adult pool. Ayan. Ganda. Ganda mga kabahay kung makikita yung project natin dito. Sa nasa puso pa tayo ng Amos mga kabahay sa project na ino-offer natin na ito mga kabahay. Yan. Sayang din natin nabuksan yung clubhouse para nakita sana natin kung gaano kaganda ang clubhouse natin dito. Yan. So yung mga kabahay, punta naman nga tayo ngayon sa model house and actual turnover para i-tour kayo. Tara! So yung mga kabahay, so nakita nga natin yung ganda ng amenities na in-offer na project natin dito sa Hamilton Residences located at Barangay Malagasang 2E, Amos Cavite. So yung mga kabahay, siyempre nakita yung amenities, diba? Sobrang perfect. Very worth it. Complete na yung amenities, complete pa yung in-offer natin dito ng 2-story townhouse. Siyempre American-inspired yung in-offer nating townhouse dito. 3 bedrooms, 3 toilet and bath, and meron tayong napakalaking parking space para sa sakin natin mga kabahay. Tara! So yung in-offer na natin dito is 54 square meter per lot area and 63.25 naman na yung floor area yung in-offer natin dito. So naka-enhance type yung floor area natin. Ibig sabihin, malaki po yung layout ng bahay natin. Napakaganda layout. Kasyang-kasyang ngayon. 3 bedrooms natin dito mga kabahay. So yan, si Amanda regular po or si Amanda model natin dito. Ito po yung in-offer natin dito. So yung unang papasukin po natin is actual turnover mga kabahay. So ano yung makikita natin dito? Ano po yung mismong deliverable unit mismo. Once mag-avail tayo dito sa Hamilton Residences mga kabahay. So makikita nyo, pagpasok nga natin, sobrang laki ng parking space natin mga kabahay. So kasyang-kasya isang SUV natin sasakyan dito. And kung makikita nyo mamaya sa kabila sa model house natin dito,
So magkakaroon tayo dito ng space for the pocket garden, or pwede natin maglagay tayo ng landscape dito. At least, di ba, greeny pa rin yung unit natin. Kaya kung makikita nyo, naka-expand na po yung model natin dito, yung bahay natin. Kaya sinasabi namin is naka-enhance type po yung ating floor area dito. So naka-expand na yung unit natin dito sa Amanda Regular po. Yan. Pupasok naman natin dito bago tayo pumasok. Kung makikita yung may outlet na tayo dito, naka-provide for the vacuum, washing machine, something like that. Yan. Then kung makikita, meron na rin tayong for safety and security, meron na rin tayong grills outside. So, di ba? Safe na tayo rito sa in-offer natin property. Yan. So ito naman po yung actual turnover nga po dito. So yung pintuan natin is a metal flush door. So metal flush door po yung gawa ng bahay natin dito. So yung double deadbolt lock set natin yan. Kasama na rin po yung sa turnover. Then pagpasok na natin, ito yung ceiling niya. So 5.7.5 yung height ko. Ganito siya kataas. So mataas din po yung ceiling na in-offer natin dito. Sliding window din po yung bintana natin dito. Yan. So kaya nga yung protection natin sa labas, so parang grills or metal na ito naka-install dito, kasama na rin po sa turnover. So for safety and security, safe na safe po tayo dito mga kabahay. Then pagpasok natin, kung makikita nyo yung tiles, ito na rin po yung actual turnover, which is ceramic tiles yung turnover natin dito. Then kung makikita yung outlets, isa, dalawa, tatlo, may tatlong outlets, pang-apat doon. So may apat na outlets tayo dito sa baba. Then included na rin po yan yung mga electrical outlets natin, electrical switches natin during turnover. So this is our living area nga. Yan, so malawak, spacious yung living area natin. Then dito naman located yung ating granite countertop. Yan, so dito tayo maglalagay ng kitchen natin. So granite countertop yan. Stainless sink yan, napakaganda. Then yung faucet natin, so kasama na rin sa turnover natin yan. Then meron na rin po tayong cabinet dito si turnover sa ating unit. Kasi nga po is actual turnover na itong in-offer natin dito sa Hamilton Residences. Yan. Kung makikita nyo rin po, yan. Ayun naman po yung electrical circuit breaker natin po. So modern na rin yan. Hindi na siya isang babalang patay lahat sa kanya. May designated area bawat electrical switches natin. Yan. Then sa baba nga, sabi ko niya, 3 toilet and bath, 2 toilet and bath only, 1 powder room. So ito yung powder room na isa sa baba. So once we say powder room po kasi is wala siyang bath, pero mayroon po siyang water closet, flush type na po yan, lavatory. Yan po, kasama po yun sa turnover natin. So pwede naman tayo dito magpalagay ng linya ng tubig just in case gusto natin. Pintuan natin, plastic PVC type, okay po. Yan, pag galing natin sa toilet, sa powder room natin dito sa ground floor, proceed naman po tayo sa ating service area. So from service area natin, same lang po siya ng type. Metal flush door din po yung pintuan natin sa likod. Double deadbolt lock set na rin po yung turnover natin. So ayun, ito nga yung po yung service area natin dito na pwede natin ilagay dito yung laundry room, or sabi natin extend natin yung kitchen dito, i-relocate natin yung countertop. Pwede mga kabahay, including na po itong fence na to. Hanggang dito ko po, hanggang chest ko po yung fence natin dito sa likod. Kung makikita nyo, may outlet dito po tayo rito na nakaready na for our laundry area, for washing machine. Yan. Then meron din po tayo ditong bakal na nagpo-protection sa atin, parang grills siya outside. So safe na rin po tayo dito sa likod. Tara po, sok tayo. Yan. Proceed naman tayo ngayon sa second floor. Sa second floor, ito lang po yung magiging hagdanan natin. So pagpasok natin ng pintuan, ayan po. Nakatagilid yung hagdan, so siguro kalahati ng pintuan na yan. Yan po. Yan, bakal. Bakal. Kahoy. Metal po yun sa ilalim. Footstep natin kahoy. Then bakal lang po yung mga railings or handrails natin. Tara. Yan. Alright. So yan, ito yung second floor naman natin mga kabahay. So ito yung pangalawang palapag natin. So sa second floor natin, kung makikita nyo, meron tayong safety barrier dito na hanggang bewang ko po. Yan, pwede naman natin siyang taasan para masafe po tayo sa mga adults, sa kachikitings. Then yung turnover po natin dito is vinyl. Sa flooring natin is vinyl. So proceed tayo sa first bedroom, which is itong master's bedroom. So yan, this is our master's bedroom naman. Sa ating master's bedroom, siya yung may access na napaka-gandang glass na to. So, ang laki ng glass natin dito sa front. Yan. Diba? Ang aliwalas, ventilated, din na natin kailangan ng ilaw tuwing umaga. Outlets natin sa master's bedroom, isa, dalawa, tatlo,
pang-apat po yung para sa window type aircon natin or split type. Provision na rin po yung window type aircon natin na butas na yan. So lalagay na lang natin dyan, ikakasan lang natin aircon natin. Ceiling, ganyan po siya kataas. Yan. Sukatin natin yung lapad para makita nyo gano'n ba kalapad si Hamilton, yung master's bedroom. One, two, tatlong hakbang po yung lapad niya. One, two, three. 3.5 naman yung haba ng master's bedroom. Siyempre, aside from that mga kabahay, electrical switches, meron na rin yung bedroom natin. May access din po, may sariling toilet in bath si master's bedroom. Tara! Sa toilet in bath natin, plastic PVC type ng pintuan, may outlet po tayo dito, outlet, na pwede natin for hand dryer or heater for the future. Yan. Then, laboratory natin with cabinet na din po yan. Yan. Then yung water closet natin is flush type na din. May shower po tayo na sosyale, no? Ganda. Then faucet, soap dispenser nakalagay dito. Ito naman yung tatak ni Durabil or ng mga project ng Hamilton. Nakatiles din po yan dito, pool. One port or sabi natin, ano po, ganyan po siya kataas. So naka-pool tiles tayo dito. May sliding windows din po tayo dito para maka- singaw or ventilated yung ating bahay ay toilet in bath. So naka-tiles na rin po yan. May electrical switches, may outlet, mataas po ang ceiling. Tara, dito naman tayo. So ayan, proceed naman tayo sa second bedroom and another toilet in bath dito sa ating hallway. Dito sa may mini hallway pa nga tayo dito, ayan, mini hallway. Sa mini hallway natin dito, may access ang dalawang bedroom natin sa toilet in bath. Ayan. Ayan, walang ilaw. Wala nga lang ilaw mga kabahay. Pero ito yung toilet and bath natin. Same din po siya yung accessory, shower head, soap dispenser, faucet, water closet na flush type, lavatory with cabinet, and pakita mo misis, may outlet din po tayo dito for hand dryer or electric heater po in the future. Yan. So tiles na rin yan. So yun yung may access na sa hallway na toilet and bath, diba? Second bedroom, ito naman yung second bedroom natin. Sa second bedroom pa natin, anong meron? Sukatin natin yung haba. 3.5 din yung haba ng ating second bedroom. Yung lapad naman, dalawang hakbang po. So, malapad, maaba. So, ang ganda ng pangalawang bedroom natin na to. So, may outlet tayong isa, dalawa, pangatlo para sa window type aircon and window type aircon na rin na butas yan. So tatlo yung outlets natin dito. Sliding windows na rin po yung bintana natin dito. Aluminum frame na rin yan. Kaya kahit nababasa, nagmo-moist, okay lang po. Hindi siya ganun kabilis masira. Then partition natin is drywall. So anytime pwede natin siyang baguhin. Pag ayaw natin ng partition or may babaguhin tayo, pwede. Electrical switches. So yung mga kabahay, baka mapatanong kayo, sabihin nyo, walang pintuan. Kasama po ang pintuan, di lang po naka-install. For the third bedroom naman mga kabahay, siguro mga chikiting natin to. Kasi di siya ganun kalaki. One, two. Dalawa yung lapad. 2.5 naman yung haba. So hindi nga siya ganun kalaki. Di ba? Yung third bedroom natin, may isang outlet, pangalawang outlet, pangatlong outlet para sa window type aircon, and provision for window type aircon. Diba? Ganda. May sliding windows din po siya rito kaya ventilated lahat ng bedroom natin dito. Proceed tayo sa model house para mas ma-visualize natin yung ganda. Paano ba ang ganda ni Hamilton? Tara. So ayan, proceed naman nga tayo sa ating model house. So nakita natin actual turnover, yung mismo i-deliver na unit sa atin. Dito naman tayo ngayon sa model house. So sa model house natin, nagkaroon tayo mga stones or pwede mga footstep na stones. Naglagay din tayong artificial grass dito para mas mukhang mag-elegante yung bahay natin. Ito yung sinasabi ko kanina mga kabahay, na pwede tayo maglakay dito ng pocket garden. Naglagay silang mini pine tree, maliit na pine tree, mga halaman dito. Diba? Presko pa rin kahit sabihin natin inner units lang or townhouse yung bahay natin. Presko pa rin kasi may taniman tayo. Kasya pa rin isang sasakyan natin dito. SUV kasyang-kasya kasi may fence din po tayo sa magkabila ang side. Then, meron din po tayong ilagay dito, pocket garden din, di ba? Ang social, may parking space ka na, may mga pocket gardens ka na, greeny pa rin yung bahay natin, di ba? Then, ito naman yung dress up unit na si Amanda Regular. Yan, tara. Yan. Yan, so mapapansin nyo mga kabahay,
Ang lamig. Ang lakas ng aircon sa model house natin, mga kabay. Ito naman yung may papangako namin sa inyo once na mag-house viewing tayo. Ang model house natin, air condition na napakalakas. Ang lamig. Nabawi yung init natin dun sa kabila. So, ito yun. Ito na nga yung ating model house, mga kabahay. This is our living area. Ayan, naglagay tayong living area dito. Mga bulky. Bulky yung sala set natin dito. Pero makita yung spacious pa rin. Maliit na table. Nakalagay dyan yung TV. And sa kabila, ito naman yung ating naglagay tayo rito parang cafe style na ano yun, no? Na dining set. Para kang nasa restaurant o mga coffee shop, di ba? Then, dito naman, kung makikita nyo, ito yung gusto ko rito pag tuwing nagpapabisita ako sa Hamilton, eh. Ang ganda ng rep niya. Brick. Diba? Diba? American din. Yung refrigerator niya, American. Kasi si Hamilton is American-inspired design house. Diba? Makikita mo yung kitchen niya, oh. Ang gara. So, yan, pwedeng-pwede natin gawin yan. May glass ka pa rito, oh. Pero kung makikita yung glass niya, oh, diba? Andyan yung glass niya, oh. Circuit breaker niya, di ba? Yan. Then sa powder room naman natin. Sa powder room, ano bang nilagay sa powder room? Isang malaking glass. Pinasusyal yung laboratory. Napakaganda. Susyalin yung faucet natin para kang nasa hotel. Then pati yung water closet natin. Ang ganda nung flush type niya. Then yung ating pintuan, kahoy. Tapos naglagay ng glass dito, di ba? Ang ganda. Perfect. Ganda nito. Premise, worth ito sa Imus. Yan. For the service area naman, ayan, naglagay tayo rito talagang labahan siya, laundry area. Nakatiles yung flooring natin, naglagay tayong lagayan ng mga labahan. Kuskusin, di ba? Glass natin, kahoy nilagay, then glass din po. Ganda, di ba? Yan. So, ayan. Same lang naman po, kung makikita nyo, sa ating second floor, naglagay lang tayo, naka-varnish lang o paint yung wooden natin. Di ba? Ang ganda ng style. Pero mas may security pag makita nyo yung mga rooms tara. Yan. Yan. Ang ganda talaga. Grabe. Hindi ko alam kung alin sisimulan, eh. Sige yan. Master's bedroom. Master's bedroom. Agad tayo sa ito yung master's bedroom. Ayan, sa master's bedroom natin, naglagay tayo ng mga wallpaper. At si wallpaper lang itong mga design natin. Pero kung titingin yung mukhang, hindi lang mukha, napaka-elegante tingnan. Ayan. Naglagay tayo ng mga glass. Di ba? Artificial ng mga halaman. Di ba? Ang lakas kasi makapagpa, nag-wide lalo yung bahay natin. Mas may mga glass. Yung cabinet natin, glass. Ayan. Ayan. So sa mga naghahanap ng idea ng bahay, pwede nyo itong tingnan. Yung mga model house na pinipicture namin, pwede nyo gawin to. Naglagay siya ng mga shelves dito. Yan. Lagayan ng libro, mahilig ka magbasa. Diyan siya naglagay ng split type. Yan. Sa toilet in bath naman natin, yes, pinalitan niya ang lavatory. Look, di ba? Pang hotel type din siya. Yung mga dispenser niya ng sabon. Di ba? Ang ganda. Kasi naglagay siya ng cabinet dito na nilagay ng mga artificial na halaman. Naglagay siyang malaking glass dito. Tara? Dito naman. So nagkaroon tayo ng division dito. Ayan o. Oh. Oh, kaya lang, di ko alam gamitin eh. Pero may naglagay tayong division dito para sa shower natin. Yung mga shower head na. Tingnan nyo. Mas lalo siyang pinasusyal. 1, 2. Poset niya. Tingnan mo. Ang ganda yung tiles niya. Design. Actually, misis, tingnan mo yung design ng tiles niya. Pwede, di ba? Then, yan. Meron pa rin tayong nakakasingaw pa rin yung unit. So, yan, mga kabahay. Ito yung model house natin. Yung hallway natin. Yan. Sa toilet and bath naman natin, kung makikita nyo, wow. Ganda. Hotel type talaga. May towel ka. Pagpasok mo rito. Mga dispenser ng sabon. Diba? Shampoo. Water closet natin. Pinasosyal. Yung lavatory natin. Ang ganda. Nagkaroon din tayo ng division dito. Ang ganda. Ganda ng model house. All in. Napaganda. So, sulit, solid. Yan. Second bedroom. Yan. Ito yung mga gusto ko dito. Second bedroom naman. Kung makikita yung design, second bedroom, wallpaper lang din po yan. Pero kung makikita nyo yung design, napaka-elegante, sobra. Yan. Naglagay tayong mini office dito. Once work from home ka, ito yung bedroom mo. Why not, di ba? Towel, cabinets, yan. Mga soft opening cabinets, di ba? Kasi ito yung mga lagayan natin ng sapatos. Yan, di ba? Oh, di ba? Ang ganda.
Yan, di ba? Mga soft opening lang yan, di ba? Ganda, promise, kasi ito pa. Yan. Di ba? Na-maximize pa natin yung space. So, pwede natin itong gayahin, mga kabahay. So, model house to, hindi to actual turnover kabahay. So, for the third bedroom, this is our third bedroom. Ang laki ng glass. Yung taas nyo, wallpaper. Pero kung makikita nyo, parang ang laki-laki na ng bahay kasi dahil sa mga glass natin. So, ito yung third bedroom. Naglagay siya ng split type aircon. Mga wallpapers na mamahalin. Ang ganda. Cabinet. Yan. So, may bintana pa rin. So, magkano ba to si Hamilton Residences dito sa Malagasang 2E Imus, Cavite? So, pag-usapan natin yung price kung magkano nga ba to. Tara. So, ayan mga kabahay, magkano nga ba itong in-offer natin na si Hamilton Residences located at Barangay Malagasang 2E, Imus, Cavite? So, ayan, recap tayo ng kaunti mga kabahay. Ang lot area nga ng in-offer natin is 54 square meter. Then the floor area naman is 63.25 square meter mga kabahay. So, total contract price niya. Upo tayo ng saglit para mukha tayong nasa cafe nga. Oh. Kaya lang lumulubog ako, sobrang ganda or sobrang lambot ng ating pom. So, ayan, ang total contract price nga natin dito is 4,580,000 po. So, itong computation na po ito is through bank financing only po dito and in-house financing available. So, didiscuss ko po is bank financing. Then, yung total contract price nga po natin is 4,580,000 po. So, ayun mga kabahay. So, the down payment naman po natin is required po nating down payment dito is 10% down payment for bank financing. Then, yung down payment natin is 458,000 mga kabahay. Then the reservation fee is 20,000. Lilis po natin yung sa total down payment. So magiging net down payment natin is 438,000 mga kabahay. So yung 438,000 na yun is payable siya ng 24 months. Di ba? Ang haba pa ng term. Ang ganda dito mga kabahay. Yan. So yan, 24 months to pay is 18,250 monthly only. So yan, kayang-kaya natin ito mga kabahay. Then yung magiging monthly amortization naman natin for 20 years term sa bank financing is 34,478 mga kabahay. Then yung magiging required gross income naman natin for 20 years term ng bank financing is 114,926. So allowed naman tayo ng co-borrower dito sa bank financing mga kabahay. Once din natin ma-meet yung required income, so allowed naman ang co-borrower dito. Pero for bank financing is immediate family only mga kabahay. So ayan, di ba? Napakaganda dito mga kabahay. So welcome din po mga OFW, seafarer natin mga kabahay. Local employed, as long as ma-meet natin yung required income, pwedeng-pwede ka dito kay Hamilton Residences. So mga kabahay, ang ganda ng community, American inspired na bahay, design, loot ng bahay, community natin, napakaganda. And syempre, ano pa nga ba, complete amenities, swimming pool, covered yung basketball court natin, then yung clubhouse natin is air condition, mga kabahay. And syempre, malapit to sa heart ng Imus, heart po ng Imus, Cavite. And yun again, mga kabahay, kung ngayon ka pala napapadalo sa aming YouTube channel, i-like nyo na po yung video namin na ito. I-share nyo na rin para mas marami tayong matulungan magkaroon ng sariling bahay and pangarap na bahay. And i-subscribe nyo na rin yung YouTube channel namin. I-hit nyo pa yung bell button para updated kayo sa mga bagong videos namin. Katulad nito mga kabahay. Siyempre, again, I'm Randy Salvador po, ang aking asawa. Si Julian Salvador, kami po ang susi at tulay. Patungo sa pangarap yung bahay. Thank you so much mga kabahay. Hanggang sa muli.